Diyan nga sa Bini. May Rizal ata yun. Yung kakilala ni Mama. Rizal. Kakopolos niya ata yun. Yung malaking bahay. Awa, baka sali sa yun. Dito mag yun. May galawas pala. Nampas na mag yun. Magbalat tayo ng malunggay pang pakbet. Pakbet tayo, guys. Drama ko rin yung kasama ko dito sa akin. Ito ang masarap na mga pangpakbet. Bilog na talong. So sa Aprika, may gulay, may prutas doon na ano, na palagis doon. Try po kayo! Hey! Wala ka nang disipline na ito ah. Kinakain na nga kayo at lahat. Yung wala dito, yung kasagaraan ko wala dito. Yan, malunggay na yan. Kala ko malunggay. Kasi kaya ko makakita. Kala ko malunggay, ganito pa. Ganito rin sura niya. Pag binuksan mo yun, may buto, malalaking buto. Tapos yung itura niya sa loob, parang bulak, pero pag kinain mo, matamis. Kala ko noon, malunggay, tumpo lang yung palengke. Hindi, malunggay kasi ano. Tapos tabaw, kinakain niya. Hindi ginugulay. Tapos may ano doon, parang ubas. Pag binuksan mo, parang may dugo yung kamay mo ba? Matamis sa maasin. Time check, 8 o'clock. 8 o'clock, 9 o'clock. Naka-live ako eh. Let's cook moringa. Moringa in English. Ay, English ba yun? Moringa. Kawan maaramidan. Agtudo ko naman ng tapnon. Sana umulan ulit. Para malamig. Lilipad niyo yung picture dito? Nabasag nga yung salamin niyo. Ha? Nabasag. Pwede naman ito kahit nabasag. Kinakang sa gilid yung salamin. Lahat ng salamin nabasag? Yung dalawang yan lang pa. Siguro na pit-pit. Yung ganitong klaseng buhok, baka kaya-kaya. Oo ah. Ganyan ang mga uso ngayon, yung mga wavy. Ang alon-alon, no? Ganto ang pagbalat ng ano, malunggay. Mga ano, pagkain Ilocano. Umutagbuya nga pulos. Ay, ilalat ko din pala yung pangkulyan ng tabaw. Oo, oh, habang binabantayan nyo sila, di i-live nyo rin. Sindutin nyo lang yung live dun sa baba. Sa ano, sa message nila, sa Facebook.
Pwede rin sa ano, Facebook. Ako nagla-live ako madalas sa YouTube. Patanong pa ka ay yung sa YouTube kasi automatic na mapupunta sa inyo ano. Sa Facebook din naman yata may ano friend ano tawag pag naka 1000 viewers din yata tayo. May napa-service kaya nga eh. Motor? Yeah, truck. Pinaka-pinaka-pinaka. Anong pag tubeless na truck pa? Eh di ba pag tubeless mahirap ma-flatan? Hindi, napa-flatan yung tubeless. Ang pagkakaiba nga lang ng tubeless saka yung may interior. Kasi sa tubeless kasi, kapag kahit na natot ko ng tako, hindi kagad naubos na ng hangin. Mm. Hindi kagaya nung may interior. Pag pinapako, talagang mas kagad na yung hangin. Yung tubeless kasi, pag natot sa labas, unti lang nawawala yung hangin niya. Kaya makuklat talaga. Mm. Kaya kailangan lagi kang may baon na bomba. Ay, sa truck? Sa truck yun, hindi sa motor. Pag motor, bumba, pwede. Kaya pantak naman. Kailangan naman. So dito, ang mga chance nyo na lang na gawin, mga truck, tsaka motor, oh, mga truck, private. Tsaka motor, mga private. Kasi pag bus, wala, wala na talagang biyaya. Matagal pa siguro bibiyay ang bus? Lockdown na naman eh. Pero after Semana Santa naman, okay na ulit. Kung ako naman, sa mga papatubad ng ganyan, huwag lang pabago-bago. I-diretso na lang kung dalawang taon, isang taon. Na-lockdown. Na-lockdown. Tapos gobyerno ay magbibigay ng pangangailangan ng tao, bawat NGO ng bawat bayan. Eh wala lang pera ang ano. Hindi kasi nabibigyan yung iba, kasi nagre-reklamo yung iba. Magpapatubad sila ng magbubukas, pumapayag na sila. Pag gumagami na naman, magsasara na naman. Maghigpit na naman sila. Eh, mas minsan na lang. Matigas din kasi ulo ng iba. Pinagbigyan na nga sa gusto. Ayaw pang sumunod. Yung pa naman kasi ang matigas ng kukote. Lalo yung mga... Sa Manila, yan. Sa Manila, yung mga squatter, skinita. Tapos pinapayagan pa nila maglaro yung mga anak nila sa labas ng... Masada, patakbo-takbo. Kasi sisihin nila ang gobyerno. Hmm. Tapos yung bakuna, sama yung padarating. Hindi, nag-umpisa na sa mga ano frontliners. Oh, pero yung darating pa na isang kumpanya lang ano, brand ng bakuna, vaccine sa mga ito darating. Yung mga nawala kasi, yung mga katulad China, yung mga nakuhan. Sa ngayon, ano, halos nakaka-recover naman na lahat ng nagkaka-COVID. Yung mga natutuluyan lang talaga, yung mga may edad, mga komplikasyon. May mga sakit na dati. Mm-hmm. Kahit mayayaman eh, wala talaga, kaya hindi kinaya. Kaya na talaga ngayon. At sabihin mo pang maghukas ka ng kamay, malinis ka sa katawan mo, talagang tatamaan ka. Kaya may mga, ano nga, mga doktor, mga nurse, malinis, hindi sabihin niya na hindi malinis yung mga yan. Mas doble pang kalinisan. Hindi, nalalanghap nila yun. Kasi exposed yung virus sa kanila eh. Mahirap din siguro maging panya. Nurse hospital, pero mo, magsuot na naman silang ng kwan. PPE, hirit nun. Tapos, 8 hours ka na ka ganun, hirit-init. Talagang ano, talagang tatama ka ng sakit, mainit yung suot mo. Tapos puyat ka pa, pagod ka pa, puno ka sa pagkain.
Anong masalang naluto dyan sa puset? Adobo lang naman ang pwede sa puset. Gusto na yun yung ano eh, yung... Rito? Oo. Tapos may ano? Calamares? Oo, parang calamares. Mm. Madali lang naman yun. I-dip lang sa ano, harina. Kasi madali lang naman maluto ang puset. Bibilisan ng tao. Gitaw yung tao, ibang sura niya eh. Nakaraan yung nabili ko, malalaki. Kaso mahal. Malilit na parang payat. Payat nga. 130 ang kilo. Grabe. Hindi, yun. Yung tahong. Oh, sabi, magandang sa kilo. 140. Ikatabi niya yung ano, pusit. Itong pusit mo, 150. Hindi, 10 piso lang yung difference. Fresh naman yung pusit. Hmm, fresh naman. Hindi siya yung luga, yung luray-luray pa. Dati ang tahong, ang isang kilo, 60 lang. Naalala ko noon, high school lang. Oh, 60 nga, yung dati. 35 nga ang ano eh. Ang galunggong, 40 lang noon. 35 nga kalahati eh, sa tahong eh. Naalala ko, pag may 50 na si mama ko noon, kajile. Pagumatang kagadwa nga galunggong. Hindi kalahating galunggong. Pamasahe ko yung 5. Mura pa yung pamasahe noon. Ada pa'y tikwa, kinsay, igatang puti na tong. Pare, biruin mo yun, 50 pesos lang ang budget. Kawawa nga yung mga nasa Manila, walang trabaho. Doon ang mahirap doon. Biro mo yung napalag ko yung, ano, yung pagpag, sumariusip. Wala kasing mapagkuha na ng kahit mga ganyan man lang, mga papapapayan. Doon pala sa, ano, sa may lugar na dito sa may parting, ano, lugar na yung may pagpagan. Doon pala binabagsak yung mga ano, mga tira-tirang pagkain sa Jollibee, Chowking, doon sa lugar na yun. Walang ibang bagsahan, doon lang. Ang ginagawa ng mga tao, kinakalkal nila, pinipili nila yung malaman, karne. Pugasan nila. Tapos yung mga buto-buto, yun lang ang pagkain ng mga alaga nila ng aso. Iba-iba yung mga aso. Pinapakulo nila yung pagpag. Okay naman, malinis naman, kaya lang nakarawang pan. Karne sila, sagana sila sa karne. Oo. Pero kung kailangan pakulo nila may ikin. Kung high blood ka naman, nako. Puro kalyarawara. Tapos yung babae naman, ano, papalimos. Nung wala daw pandemic, hindi daw yung naranasan yung gano'n nagpapalimos. Anong mabaw daw yung sarili niya. Ba't anong ginagawa daw niya nung wala pang ano, pandemic? Katulad ka ngayon, ay, may talaki at bibigyan ng sobre. Habang tatanong kami ng, gulong dyan, may nagbibigyan ng sobre. Pilagay ko naman ng 10 piso. Mamaya, yung iba kasi ginagawa ng modus yung mga ganyan. Laki naman ng katawan. Kaya nga. Kaya 10 lang ang binigay ko. Dahil ang laki ng katawan, mas malaki pang katawan sa akin. Bibigyan ng sobre. Nakakaroon pa ng kanya sa mukha niya. Eh di kung naka 10 piso siya ng 10 tao, di pagkano na siya? Sa ay sandal lang. Pwede niyang ano? Maka 30 siya, di may 300 siya. Suyuri niya yung buong ano. Kaya ano, malaking bagay din yung may tagyo sa harapan. Paano makatulog. Pakil ko lang mo dyan, pagod lang. Ano? Skid. Ay, doon ako naniniwala ka, saan ka pumunta na lugar? Sa mekaniko ka? Pwedeng ano? Oo. Pumita? At marami ka na. Ano si Kuan George, nag-umpisa na yung vulcanizing niya? Online na nga siya. Online na. Nag-post na nga siya kung sino daw gustong magpa-service. Ah, yun. That noon niya pa ginawa. Kaysa nakatambay yung tricycle niya ng 3 araw. Mura lang naman yung ano eh. Yung maliit na compressor eh. Mas malaki ng compressor. Mas yung sa compressor na ginagamit mo, ay ginagamit ko. 6,600 yata sa Lazada yun eh.
May ganon siyang ganon. Ipunan nila yun. Kaysa bumili na naman sila ng kung ano-anong appliances. Kaya nga, i-produce nila yung mga gamit. Una, compressor, di kuryente. Tapos yung... May kaya naman yung mga kapatid ni Luz. Yung pagsikwat. O, kung sila lang pwede, iba pang gamit, yung pang vulcanize, gamit. Pampasa. Isa lang naman ang anak nila. Hindi naman sila nagpapadala kay kila ano, Alex. Oo, kasi yung Gino. Si Gino nga dapat, ano na yun eh, magtayo na silang sarili niyang malit na kondo sa harapan ng bahay nila. Tinuruan ko na yun eh, marunong na eh. Hindi naman sila minumotivate ng nanay nila kasi. Nanay nila, may sariling mundo rin. O, parang ano nga, sa tingin ko, may sariling... Dati nakakatsat ko palagi yun. Kasi nakakatsat ko nga, lasing pa nga eh. Pasensya ka na, sabi sa akin. Pag madandal ako sila, medyo nakainom ako. At alam ba, ikaw na yung problema mo. May bawat problema, may solusyon, huwag mo ginagal sa mga ganyan. May tindahan din naman si ano doon? Si Irene. Bawa nga dito minsan. Eh, pasensya ka na ako sabi. Bahala ka na sa ni Jiro. Oo naman, tao naman. Kaya lang may pasawa si Jiro ka ako. Ngayon, nandun yung auntie nila ngayon na nasa Germany. Kaya... Kaya basta. Kaya wala silang problema sa pera, no? Yung auntie nilang yun, parang ako rin noon, halos siya yung tumutulong sa lahat ng mga kapatid niya. Kaya nagpupursigi talaga. Nag-asawa ng mayamang inchik. Nagkaanak ng dalawa. Ginamit niya yung, ibig sabihin na, ginamit niya yung ganda niya. Yung utak niya, oo ah. Ba't maganda ba yun? Eh, tsura naman, maapil. Tapos nag-aral siya. 2-year course. Siguro yun. Tapos, nung umakyat sila ng Baguio, na-disgrasya sila dito sa Urdaneta. Bumangga yung sasakyan nila sa ano? Sa, mabuti din sa, namatay. Patay yung lalaki. Ah, yung asawa niya? Oh. Yung chick? Kapatid. Eh, siya ang nabuhay. Siya nabuhay. Nawala nga daw yung ibang gamit nila eh, sa sasakyan. Sino nang nag-drive nung sasakyan yung chick? Ano nangyari? Bakit na nabangga sila? Nawalan siguro ng preno. O kaya nakatulog siguro. Madaling araw ata yun eh. Ay, mayroon madaling araw. Tapos yun, after 1 year ata, nag-asawa naman ng German. Ano na? Nag-anak ng isa. Hanggang sa kinuha na sila doon. Kinuha pati mga anak niya. Dalawang anak niya. May anak siya sa pagkadalaga. Bago siya nakaasawa ng inchik. So, bali ang anak niya ngayon lahat, ano, 4 yata o 5. Siguro sa yung, ano, katabi nung Irene saka yung, sinong malit, malit pa si Alex. Oh, sayo? Yung medyo payat yung long sayo? Hair. Oh, siya yun. Sa mukha din ni Irene eh. At ilan silang magkapatid na yung Irene yun? Ha? Ilan silang magkapatid? Madami, 11 ata o 7. Ilan silang Bisaya, siyempre, o Bisaya mo yun? Kapampangan. Ay, Kapampangan. Yung tatay nila, ano, mistiso. Kaya mapuputi sila. Yung lolo nila, puputi Amerikano. Yung ano, yun. Ha? Yung tatay nung tatay nila, Amerikano. Ah, okay pala, mapuputi. Wala talaga. Amerikanong, ewan ko lang ako, anong itsura naman. Baka hindi naman masyadong gwapo. Ano magandang gawin sa kalapulan na? Kung tarpulin na lang o paano ka bang magpintok? Ma, ano? Oh, magpinting?